Nin, may nagaanap sa'yo sa labas. Mukhang kliyente mo. Napatigil sa akmang paglagay ng kolorete sa mukha si Queen nang marinig siyang tinawag ng kanilang amo. Papunta na! Sigaw niya. Pagkatapos ay kaagad niya ring pinuntahan ng magiging kliyente niya. Ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin masanay-sanay si Queen sa kanyang trabaho. Pagkatungtong niya sa edad 18, kaagad siyang pinasok bilang isang prostitute ng kanyang tiyahin. Nung una ayaw niyang pumayag. Pero kung hindi siya papayag, paano niya bubuhayin ang sarili niya? Kaagad siyang namulat sa realidad. Binenta niya ang katawan niya at hindi katulad dati, wala na siyang nararamdamang pandidiri sa kanyang sarili. Kalauna na sanay na rin siya. Pagkatapos niya sa kanyang kliyente, kaagad siya naglinis ng katawan. Pagkatapos, sinindihan niya ang sigarilyo na nakatago sa kanyang bag at umayos ng pagkakatayo. Dahan-dahan niyang hinit-hit yun bago ibuga ang uso. Malakas ba ang kita? Napatingin si Queen sa kanyang kanan at doon bumungad sa kanya si Rachel. Katulad niya, bayarang babae din. Ano pa ba sa tingin mo? Tanong niya habang nakangisi. Kaagad namang ipinakita ni Queen ang mga perang papel na hawak niya bago yun iwagayway sa harap ni Rachel. Ano pa nga bang aasahan ko? Sa babaeng gustong-gusto ng mga mayayaman. Huling sambit nito bago bumalik sa loob ng bar. Pagkatapos manigarilyo ni Queen, kaagad niyang siniksik sa kanyang dibdib ang perang hawak niya bago nagpa siyang umuwi. Akala ko, wala ka pang balak umuwi. Sa tingin ko malaki ang kinita mo. Tignan mo ba naman yung mga chikinini mo sa leeg? Pagpasok pa lang ni Queen sa kanilang bahay, bunganga kaagad ng kanyang tiyahin ang bumungad sa kanya. Mahina lang ho ang kita ngayon, Chang. Hindi pa man siya tapos sa kanyang pagsasalita nang nakatanggap siya ng isang malakas na sampal sa matanda. Huwag ka nga sinungaling. Galing si na Maribel sa bar na pinagtatrabahuhan mo. At ang sabi sa akin, maraming lalaki raw naghahanap sa'yo. Kaya huwag ka na magsinungaling pa. Ibigay mo sa kalat ang kinita mo. Kahit napipilitan, kinuha niya pa rin ang perang itinatago niya para ibigay sa kanyang tiyahin. Nang makuha yun ng matanda, kaagad din itong umalis sa kanyang harapan. Gustong magdabog ni Queen dahil nagsumbong na naman ang pinsan niyang si Maribel. Kung pwede niya nga lang gawin, baka si Maribel na lang pinasok niya sa bar na yon para may ambag naman to sa bahay. Wala na nga itong trabaho, tapos pabigat pa sa bahay, tapos may gana pang ipang bar ng babae niya ng pera niya. Imbis na kumain, padabog na umakyat na lang si Queen sa kanyang kwarto. Mas gugustuhin niya pang magpahinga na lang kesa isipin pa ang kanyang tiyahin. Sa dami ng kliyente niya ngayong gabi, hindi na kaya ng katawan niyang gumalaw pa. Kinabukasan, maagang nagising si Queen para pumunta sa isa niya pang trabaho. Barista siya sa umaga, prostitute naman sa gabi. Nakakapagod pero kung hindi siya magtatrabaho, paniguradong palalayasin siya ng tiyahin niya. Kahit papaano may ipon pa rin naman siya. Kapag hindi siya nahuhuli, nakakapagtabi pa siya kahit magkano lang. Kapag talaga nakapag-ipon siya, lalayas na siya sa barong-barong na yon. Pagkatapos niyang gawin ng kape, agad siyang pumunta sa counter para tawagin na may-ari niyon. Americano for Jaden! Sigaw niya, habang lumilingalinga sa paligid. Ganoon na lamang ang pagkagulat ng may lalaking naglalakad palapit sa kanya. Kung meron man kahinaan si Queen, yun ay ang gwapong lalaki. Thank you, miss. Mas lalo siyang natulala nang marinig ang malalim na boses nito. Habang inaabot niya ang kape, ramdam niya ang lambot ng palad nito. Enjoy your drink, sir. Have a nice day. Sambit niya nung bumalik siya sa tamang wisyo. Nakatanggap naman siya ng isang matamis na ngiti sa lalaki bago ito umalis sa kanyang harapan. Malas niya lang dahil mukhang ngayon niya lang makikita ito. Hindi rin nagtagal ipinagpatuloy na ni Queen ang kanyang ginagawa. At inalis niya na sa isipan ang lalaking nakita.
Samantala, nasa opisina ngayon si Jaden habang tinititigan ang kaping binili niya sa coffee shop na malapit sa kanyang opisina. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang baristang nakaharap niya kanina. Habang iniisip ang babae, pasimple siyang napapangiti at saktong kararating lang ng kanyang kaibigan at mukhang nakita nito ang katangahang ginawa niya. Laki ng ngiti natin ah, may chicks ka na? Tanong ng kaibigan niya, kaya agad niyang pinulot ang ballpen na malapit sa kanya bago ibato dito. Alam mo, mas mabuti na lang na isara mo yung bibig mo. Sambit niya. Bakit kasi ang laki ng ngiti mo dyan? Kapilang naman ang tinitignan pero kumakangiti ka parang babae ang tinitignan mo. Tanga. Kaya ko lang tinitignan tong kape kasi naalala ko yung barista na gumawa sa kape na to. Maganda ba? Tanong ng kanyang kaibigan, kaya wala sa sarili siyang napatango at huli niya na napagtanto ang ginawa niya nang marinig niya ang malakas na halakhak ng kanyang kaibigan. Delikado ka na. Mumingiti ka na sa isang barista? Di ko nga alam kung bakit mo naisipang bumili ng kape kahit di ka naman talaga umiinom yan. Natatawang sambit ng kanyang kaibigan kaya kaagad namang dinepensahan ni Jaden ang sarili. I was curious, okay? Hindi ko alam ang lasa ng kape kaya sinubukan kong bumili tas ayun nakita ko siya. Halos binibitawan ni Jaden ang katagang yon. Pahina naman ang pahina ang kanyang boses dahil kitang-kita niya kaagad ang nakangising mukha ng kaibigan. Ikalma mo yan, Jaden. Wala pa naman ako sinasabi pero grabe ka kung samaan ako ng tingin. Ang mabuti pa sumama ka na lang sa amin sa bar mamaya. Wala ka talaga ibang alam gawin kundi mag-bar, no? Tanong niya dito. Bago tigilan ang kanyang ginagawa, wala na rin siya sa mood gawin ang bagay na yon at mas mahalaga pang pakinggan na lang ang kaibigan dahil paniguradong hindi siya nito titigilan kapag di siya nakinig. Grabe ka naman! Minsan na nga lang ako mag-bar kaya sumama ka na sa akin. Okay, fine. Pero uuwi agad ako ah. Wala ako sa mood magpakalasing ngayon. Ayun! Ayos na ang kahit huwag ka uminom. Ang mahalaga nandun ka. Hindi gusto ni Jaden ang ngising pinapakita ng kanyang kaibigan. Ngunit pinagsawalang bahala niya lang ito. Ilang oras nang lumipas at saktong pagtingin niya sa labas ng bintana ng kanyang opisina, gabi na. Kaya dali-dali siya umuwi para makapag-ayos at makapagpalitan ng damit. Nang makarating siya sa isang bar na tinutukoy ng kanyang kaibigan, bumungad sa kanyang iba't ibang kulay ng ilaw. Marami ring babaeng sinubukang lumapit sa kanya, pero hindi man lang niya yun pinansin. Jaden, bro! Kala ko di ka pupunta! Salubong sa kanya na isa niya pang kaibigan. Inirapan niya lamang ito bago umupo. Saktong pagkaupo niya biglang namatay lahat ng ilaw. Kaagad siyang napatingin sa isang maliit na stage nang biglang nagkailaw doon at bumungad sa kanya ang isang babaeng may maskara sa muka. She's here! Bulong ng isa sa mga kaibigan niya pero hindi niya man lang yun napansin dahil nakapako lang ang tingin niya sa babaeng dahan-dahang sumasayaw sa gitna ng entablado. Habang tumatagal, tila nagiging pamilyar sa kanya ang babae. Tila nakita niya na ito, pero hindi niya mawari kung saan niya ito nakita. Puro sigawan ng mga kalalakihan ang maririnig sa buong bar. Habang nakatingin siya sa babae, biglang napunta sa kanyang tingin nito, dahilan upang mapaiwas siya. At aksidenteng mainom ang alak na nasa kanyang harapan. Sa tingin mo, sino naman kaya maswerteng sasayawan ni Mariposa? Rinig niyang tanong sa kabilang table. Hindi na pinanood ni Jaden ang pagsasayaw ng babae at itinoon na lang niya sa ibang bagay ang kanyang mata. Abala siya sa pagtulala sa isang gilid nang maramdaman niyang may nakatayo sa kanyang tabi. Kaagad niya itong tinignan at bumungad sa kanyang babaeng sumasayaw lang kanina. Ganun na lamang ang kanyang gulat nang mag-umpisa itong sumayaw sa kanyang harapan. Dahilan upang mas lalong lumakas ang sigawan. Hindi makuhang tumingin ni Jaden sa katawan ng babae dahil nakafocus lamang ang kanyang mata sa mukha nito
lalong-lalo na sa mata. Habang tumatagal, doon niya naaalala kung saan niya nakita ang babaeng nasa kanyang harapan. Ang babaeng ito at ang babaeng barista kanina ay iisa. Nang matapos ang kanta, kaagad na naglahad ng palad ang babae sa kanyang harapan, kaya nagtaka siya. "Give her a tip, dude." Bulong sa kanya ng kaibigan, kaya dali-dali niyang kinuha ang pitaka na nakatago at kaagad inabot sa babae ang makapal na pera. Hindi niya alam kung magkano ang nahugot niya. Pero mukhang malaki yun, dahil bakas sa mukha ng babae ang gulat. "Thank you, Bello." Bulong ng babae, bago siya nito halikan sa pisngi. Hindi siya pamilyar sa pangalang itinawag sa kanya. Pero hindi niya na lang yun pinagtuunan ng pansin. "You're pretty." Sambit niya, dahilan upang matawa naman ang babae. "I know, right? Marami na nagsabi sa akin yan. Kaya alam ko maganda ako. Paano ba yan? Maraming salamat sa tip mo. Hanggang sa muli, Bello." Pinanood niya lamang ang babae habang naglalakad to paalis, hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Nasa backstage ngayon si Queen. Habang binibilang ang perang hawak niya, hindi niya maiwasang mamangha dahil mukhang mayaman ang nahututan niya ngayon. "Magkano naman na nakuha mong tip kanina? Mukhang makapal ah." Tanong ng kanyang kapwa prostitute. "Maniniwala ka ba sa sasabihin ko?" "Eh, 15 milyong binigyan niya sa akin." Nakangising tanong niya habang pinapaypay sa sarili ang libo-libong pera. "Tarantada ka? Ibang klase rin talaga yung ganda mo, no? Sinayawan mo lang 15 mil na. Paano pa kaya kung ginilingan mo pa?" Dahil doon, sabay na natawa ang dalawa. Kaya agad niya itong binigyan ng 2,000 na malugod naman itong tinanggap. Pagkatapos bilangin ang pera, agad niya yung tinago. Balak niyang ituloy ang kanyang trabaho pero gusto niya muna magyosi. Kaya napagpasyahan niyang lumabas habang suot pa rin ang kanyang maskara. Saktong pagkarating niya sa smoking area, nakita niya rin ang lalaking sinayawan niya kanina na nakatulala sa kawalan. "Iniisip mo ba kung gaano kalaking pera ang nawala mo kanina?" tanong niya, dahilan upang mapatingin ang lalaki sa kanya. "You smoke?" Imbis na sagutin ang kanyang tanong, itinuro lamang nito ang sigarilyong nasa bibig, kaya tumango naman siya sa lalaki, bago sindihan ang sigarilyong hawak niya. "Do you know that smoking is bad for your health?" Tanong nito kaya natawa siya. Kung titignan, tila isang maamong tuta ang nasa harapan niya ngayon. "Alam ko, pero na-addict na ako sa sigarilyo, kaya hindi ko na ito matatanggal sa sistema ko." Pagkatapos niyang magsalita, kaagad siyang humarap sa lalaki para ibuga dito ang usok. Nalukot ang mukha nito, kaya napahalakhak si Queen. "I'm sorry." Hinging paumanhin niya, bago ngitian ng lalaki. "Alam ko hindi ko dapat to tanungin, pero bakit ito ang napili mong trabaho?" Tanong nito sa kanya. "Wala akong choice. 18 pa lang ako. Pinasok na ako ng tiyahin ko sa trabahong ito. At sa tingin mo ba, kung mag-a-apply ako ng ibang trabaho, may tatanggap sa akin? Kung di ko man lang natapos ang kuleyo?" Kita niyang dumaan sa mga mata ng lalaki ang awa, pero kaagad din yung nawala. Mabuti naman, dahil ang pinakaayaw sa lahat ni Queen, kinakaawaan siya. "I'm sorry." Bulong nito habang nakayuko. "It's okay. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob. Dahil mukhang hinahanap ka na ng mga kaibigan mo." Hindi niya alam pero magaan ang loob niya dito. 2 beses pa lang sila nagkikita pero may kakaiba na siyang nararamdaman. Akmang aalis na sana siya, nang biglang nagsalita ang lalaki na naging dahilan upang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "I love the coffee that you made earlier. Nice to meet you again, Miss Barista. Or should I say Mariposa?" Hindi niya alam kung siya lang ba ang nakaramdam. Ngunit may kilabot siyang naramdaman nang binanggit ng lalaki ang pangalang yon.
ikinagagal ako makilala kay Jaden. Huling sambit niya bago iwan ang lalaki doon. Habang naglalakad siya, hinihiling niya na sana hindi niya na ito makita. Dahil panigurado ang ibang dala nito sa kanyang buhay. Pagkatapos ng shift ni Queen, agad siyang naligo at kinuskus ng maigi ang kanyang katawan. Puno ng mga pulang marka ngayon ang kanyang katawan. At hindi niya kayang tignan ang mga yon dahil paniguradong mandidiri lang siya. Alas tres na ng madaling araw kaya napagpasyahan niyang maglakad na lang pauwi. Pagkarating niya sa bahay, kaagad niyang tiningnan kung may pagkain pa sa kusina. Dahil kanina pa siya hindi nakakakain pero walang laman ng kaldero. At yun ang bumungad sa kanya. Mukhang hindi na naman siya kakain sa araw na to. Buhay nga naman. Dami-daming pera pero hindi man lang makapagsaing ng kanin. Ilang araw ang lumipas pero hindi pa rin maalis sa isipan ni Jaden ang mukha ni Mariposa. Sinubukan niya ring pumunta sa coffee shop na pinagtatrabahuhan ng babae. Pero hindi niya ito nakikita kaya napagpasyahan niyang bumalik ulit sa bar para makausap to. Nang makita niya ang isang waiter, agad niya itong hinila para magtanong. Is Mariposa here? Yes, sir. She's here. Can I talk to her? I'm sorry, sir. But you need to book her. Marami rin customer si Mariposa ngayon eh. Kaya hindi ho sigurado kung makakausap ito ngayon. I'm willing to double my payment. Just let me talk to her. Pagsusumamo niya kaya hindi nagtagal, nasa isa sa mga VIP room na si Jaden. Nakaupo lamang siya sa kama habang hinihintay ang pagdating ni Mariposa. 10 minuto ang lumipas at saktong kapapasok lang din ni Mariposa nun sa kwarto. Hindi na nito suot ang kanyang maskara, kaya mas lalo niyang natitigan ang mukha ng babae. Ang kaninang gulat sa mukha nito, biglang napalitan ng ngisi bago lumapit sa kanya. Nang makalapit ito, kaagad siyang hinalikan ng babae sa kanyang liig na kaagad niyang iniwasan. Stop, Mariposa. Hindi ito ang pinunta ko ngayon. I just want to talk to you. Kaagad niya namang inalalayan si Mariposa na maupo sa kanyang tabi bago niya ayusin ang magulong buhok ng babae. Kumasos ka ng malaking halaga. Tapos gusto mo lang pala akong kausapin. Napanguso na lamang si Jaden bago niya iniwas ang kanyang tingin. Rinig niya ang mahinang pagtawa nito kaya mas lalo siyang nahiya. Jaden, humarap ka nga sa akin. Pwede bang sabihin mo kung anong dahilan kung ba't gusto mo akong kausapin? Hinawakan nito ang kanyang muka bago siya nito iharap sa kanya. Gusto lang kita makausap. I'm worried as hell nung huli nating pagkikita. At ba't ka naman nag-aalala? Tanong nito. Pero wala siyang alam isagot. Kaya iginala niya na lang ang kanyang paningin. At tumigil yun sa liig ni Mariposa na puno ng pulang pantal. Mukhang may nauna na nakausap si Mariposa bago siya. Napansin ata ng babaeng nakatingin siya doon. Dahil kaagad nitong hinarang ang buhok sa kanyang liig. Sagutin mo ang tanong ko, Jaden. Hindi ko saan-saan ka nakatingin. Wala lang to. Gusto lang talaga kita makausap. Dahil hindi kita nakikita doon sa coffee shop na pinagtatrabahuhan mo. Nag-alala lang ako dahil baka may ibang nangyari sa'yo. Sambit niya bago titigan sa mukha si Mariposa. Ayos lang ako, Jaden. Maraming salamat dahil nag-alala ka sa'kin. Ikaw pa lang ang tao nagkaroon ng pakialam sa'kin. Maraming salamat pero sana wag mo sayangin ang pera mo sa walang kwentang bagay katulad na to. Napayuko na lang si Jaden nang masaktan siya sa sinabi ng babae. Huwag mo sayangin ang pera mo sa isang katulad ko na walang kwenta at malandi. Please stop saying those things. Hindi ka ganun, okay? Ayos lang para sa hanaggastusin ang pera ko. Kung kapalit naman nito ay makita ka. Akmang hahawakan niya ang mukha ni Mariposa, pero lumayo ang babae sa kanya at hinugot nito ang sigarilyo sa bulsa. Alam ko na kung saan hahantong ang mga aksyon mong to, Jaden. Itigil mo na yan dahil hindi ko kayang suklian ang pinapakita mo sa akin. Huling sambit nito bago umalis sa kanyang harapan. Kung sa tingin nito titigil siya, nagkakamali ang babae. Dahil hindi siya titigil
hanggat hindi ito napapasa kanya. Napahilot na lang sa sentido si Queen. Dahil araw-araw na lang nasa bar si Jaden at araw-araw din ito nagwawaldas ng pera. Akala niya titigilan siya nito pero napakakulit ng lalaki at hindi man lang nito kaya makinig sa kanya. Ngayon araw ng Biyernes at sa tingin niya, hindi pupunta ngayong araw si Jaden. Napaniguradong ikatutuwa niya kapag hindi talaga pumunta ang lalaki. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang sarili. Nang may lumapit sa kanya upang sabihin nasa labas ng bar ang kanyang tiyahin at hinihintay siya nito ngayon. Pagkalabas niya, kaagad hinablot na matandang babae ang kanyang buhok. Nasa ng pera? Balita ko ay may gwapong lalaki daw na binabalikan ka? Paniguradong malaki ang halagang nahutot mo sa lalaking yun. Nasa ng pera? Chang, wala na po akong hawak na pera. Halos binigay ko na po sa inyo lahat ng meron ako kaya wala akong maibibigay ngayon. Sagot niya, kaya nakatanggap siya ng isang malakas na sampal sa kanyang tiyahin. Ano ba naman yan? Kahit kailan wala ka talagang kwenta. Hindi mo ba ginagamit na maayos yung katawan mo, ha? Mabuti pa anak ko, marami nagkakandarapa sa kanya. Mayabang na sagot ng kanyang tiyahin. Eh di sana siya nalang pinasok mo sa bar? Para mas malaking pera makukuha mo, hindi yung putak ng putak. Dahil sa kanyang sinabi, bigla siyang tinulak ng malakas na matandang babae at hindi niya inaasahan kaya natumba siya sa simento. Ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang braso at tuhod at sa tingin niya may sugat siya doon dahil magaspang ang simentong kinatumbahan niya. Napakawalang galang mo talaga? Hindi ko alam kung ba't bakit kinupkop. Matakaw ka kasi sa pera, kaya kinupkop mo ako. Malakas na sigaw niya at takmang sasampalin siya ng tiyahin nang saluhin niya ito at pabatong binitawan ang kamay nito. Muntik pa ito matumba pero hindi man lang siya nagkaroon ng pake. Sa susunod na sampalin mo pa ako, hindi lang yan matatanggap pa sa akin. Pasalamat ka at binibigyan kita ng pera at ginagalang pa rin kita. Huwag ka mag-alala. Malapit na rin ako umalis sa poder mo at sisiguraduhin kung maghihirap ka. Sigaw niya bago siya nagmarcha papasok ng club. Rinig niya ang sigaw ng matandang babae pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Kung akala nila magpapaapi siya, pwes nagkakamali sila. Hindi nila alam kung paano siya hinubog ng kahirapan. At biglang nandito na siya ngayon. Alas 12 na ng gabi, nang makarating si Jaden sa club. Medyo na late siya ngayon dahil nagkaroon ng problema sa isa sa mga investors niya. Pero mabuti na lamang, kaagad niya yun nasolusyonan. Katulad ng dating gawi, gumagastos pa rin siya para makita ang babae. Pero imbis na nakangising mariposa ang bumungad sa kanya, bumungad sa kanya ang babaeng may sugat sa braso at tuhod. What happened to you? Natataranta ang tanong ni Jaden at nilapitan ang babae. Hindi niya nahinintay pa ang sagot ni mariposa at kaagad siyang lumabas para manghingi ng first aid kit na kaagad namang ibinigay sa kanya. Di mo na kailangan gawin yan, Jaden. Ayos lang talaga. Aray, ano ba? Naputol ang salitang binitiwan ni Mariposa nang pinindot niya ang sugat nito. Gago ka ba? Nakita mo ang laki ng sugat ko dyan, ipipindutin mo pa. Sigaw nito, kaya napakamot na lang siya ng kanyang ulo. Ang sabi mo kasi ayos ka lang. Pero grabe ka naman makaaray nung pinindot ko ang sugat mo. Isang masamang tingin ang natanggap niya dito. Bago gamutin ang sugat, rinig pa niya ang pagdaing ng babae. Pwede ko ba malaman kung saan mo nakuha ang sugat na to? Nung una, wala pang balak si Queen na sagutin ito. Ngunit talagang makulit ang lalaki, kaya napilitan siyang sabihin. Sumugod ang tiyahin ko kanina. Sa bunot at sampal lang naman ang natanggap ko. Nung sinabi kong wala akong pera, ayun, tinulak ako kaya nagkaroon ako ng mga sugat. Gustong magalit ni Jaden sa kanyang mga narinig. Pero ayaw niya namang ipakita sa babae, kaya pilit niyang pinapakalma ang sarili. Do you want me to sue her? Ayoko. Mapapadali lang ang buhay niya. Panigurado kapag nakulong siya. Aba, gusto kong maranasan nila maghirap no kapag wala na ako sa poder nila. Kung may pera lang talaga ako, matagal na ako lumaya sa pamamahay ng Bruhil nang yun. Ang pangit naman ang bahay nila. Hindi alam ni Jaden
kung matatawa ba siya o ano. Pero pinilit niya na lang ang kanyang sariling magseryoso. Pwede kang tumira sa penthouse ko. Minsan lang naman ako nandun, dahil palagi ako nasa opisina. Suhestyon niya, dahilan upang makatanggap siya ng isang malakas na hampas sa babae. Nababaliw ka na naman. Masyado ka ng maraming naitulong sa akin kaya hindi ko matatanggap yan, Jaden. Please, Mariposa. I really wanna help you. Kaya pabayaan mo na lang ako patirahin ka sa penthouse. Pagsusumamo niya. Ano namang kapalit niyan? Your name. Mabilis niyang sagot. Ilang linggo niya nang kilala ang babae pero hanggang ngayon hindi niya pa rin alam ang pangalan nito. Queen. Queen Gonzales. Your name is pretty just like you. Pambobola niya dito. Nakita niyang napangiti si Queen sa banat niyang yon. Pero kaagad naman yung pinigilan ng babae. Maraming beses ko nang narinig yan, kaya hindi na talaga tatalabin sa akin. Napangiwi na lamang siya nang makatanggap siya ng irap sa babae. Kahit kailan talaga napakamaldita nito. Tapos na ba ang trabaho mo ngayong araw? Ang mabuti pa, pumunta na tayo sa penthouse para makapagpahinga ka. Alam ko na pagod ka makipag-away sa tita mo. Akmang aalalayan niya si Queen na sumakay sa kotse nang bigla itong huminto. What's the problem? Wala akong damit na dala. Nasa bahay lahat ng matandang Bruhilda ang mga gamit ko. Nahihiyang sambit nito kaya hindi napigilan ni Jaden ang sarili at kinurot niya ang pisngi ni Queen. Cute mo. Huwag ka mag-alala dahil magpapabili ako sa sekretary ko na masusuotin mo ngayong gabi. Bukas naman, doon natin bibilihin lahat ng kakailanganin mo. Di mo na kailangan pa bumalik sa bahay ng tiyahin mo. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, handa ko itong bilhin para sa'yo. Corny mang pakinggan, pero gustong-gusto niya talaga si Queen. Kahit na hindi siya gustuhin pabalik ng babae, ayos lang sa kanya. Hindi niya alam. Dahil nung unang kita niya pa lang dito, may kakaiba na siyang nararamdaman. Halos mapanganga si Queen nang makarating sila sa penthouse ng lalaki. Ang akala niya katamtaman lang ang laki nito pero mukhang nagkakamali siya. Your room is on the left. Nandun na rin ang mga damit na susuotin mo. Kung gusto mo naman kumain, sabihan mo ako para may pagluto kita. Sambit ni Jaden sa kanya. Tumango naman siya sa lalaki bilang sagot bago napagpa siyang pumunta sa kanyang silid. Kwarto pa ba to? Tanong niya. Sa kanyang sarili, nang bumungad sa kanyang napakalaking silid. Kung titignan kasi, kasing laki na ata ng kwartong ito, ang bahay ng kanyang tiyahin. Pagkatapos niyang tignan ang kwarto, napagpasyahan niyang maligo na. Hindi rin nagtagal, lumabas siya para kausapin si Jaden. Nakita niyang prenteng nakaupo sa sofa ang lalaki kaya kaagad siyang tumabi dito. Jaden, sigurado ka bang dito muna ako tutuloy? Sobrang dami na naitulong mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang mga to. Huwag ka mag-alala, Queen. Hindi ako nanghihingi ng kapalit sa lahat na naitulong ko sa'yo. Kung sa ganitong paraan ka lang makakaalis sa poder ng tiyahin mo, handa kitang tulungan. Gusto niyang umiyak. Sa tagal niyang namumuhay sa mundong ito, ngayon niya lang naramdaman na may handa pa rin talagang tumulong sa kanya kahit ganito siya. So, what should we do to your auntie now? Dahil doon, agad siyang napatingin sa lalaki. Bakas sa kanyang mukha ang pagkalito, pero ninisian lamang siya nito. Di naman pwedeng ikaw lang ang magdusa. Kailangan din nilang maranasan ang mga paghihirap na naranasan mo sa kamay nila. They abused you, Queen. Pinilit ka nilang pinasok sa trabahong hindi mo gusto. Nakita ni Queen kung paano mapakayom ang kamao ni Jaden. Kaya agad niyang inabot ang kamay ng lalaki bago ito hawakan. Gaganti tayo? Oo, gaganti tayo. San mo gustong magsimula? Sa mga anak niya. Lalong-lalo na kay Maribel, na siyang naging dahilan upang hindi ako makapag-aral. Kinabukasan, kaagad nilang pinagplanuhan kung ano ang dapat nilang gawin. Mula umpisa hanggang dulo, planado. Sigurado ka bang ayaw mo na ulit mag-aral, Queen? Pangungulit niya sa babae. Kanina niya pa kasi pinipilit ito na mag-aral ulit.
Dahil sabihin man o hindi ni Queen, alam niyang gusto pa rin ito mag-aral. Lalo na, nang malaman niya ang tunay na dahilan kung bakit hindi ito nakapag-aral noon. Ang kulit mo, no? Para saan pa ako mag-aaral ako? Ganun din naman, sa bar pa rin ang bagsak ko. Napabuntong hininga na lamang siya. At hindi niya pinilit pa ang babae sa bagay na mukhang ayaw na nito talaga. Maya-maya, napag-isipan muna nilang kumain bago umalis. Kailangan kasi ng mga bagong gamit ni Queen. Habang kumakain, pansin niyang kanina pa tumitingin ang babae sa kanyang telepono. Nang makita niyang tiyahin pala ni Queen ang message sa babae, kaagad niya itong kinuha bago itinago sa kanyang bulsa. Ang mahal naman nito, Jaden. Dapat talaga nag-ukay-ukay na lang tayo. Reklamo ni Queen nang makita niya isang pares ng damit. Nasa isang mamahaling store kasi sila, pero hanggang ngayon, wala pa rin napipili si Queen dahil bukod ang pangit daw ng iba, ang mamahal pa. Huwag mo na kasi pansinin ang presyo. Just buy anything you want. Mga mayayamang tao nga naman. Sambit ni Queen bago siya inirapan ito. Ilang beses ding nagsukat ng damit ang babae at kada ipapakita niya ito, wala siyang ibang ginawa kundi purihin ang kagandahan ni Queen. Alam mo, napapansin ko, kanina ka pa puri ng puri dyan eh. Kapag ako talaga nasanay, Jaden, sisiguraduhin kong makakatikim ka sa akin. Imbis na matakot, natawa na lang siya sa pagbabanta nito. Pagkatapos nilang mamili, agad naman silang pumunta sa isang kainan para kumain. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang anak ng kanyang tiyahin, si Maribel. Akmang iiwasan ni Queen ang pinsan nang may biglang humaklit sa kanyang braso. At doon niya nakita ang nagpupuyo sa galit na pinsan. Talagang may gana ka pa magpakita sa akin? Pagkatapos ng ginawa mo kay Mama? Tara na, Jaden. Mas mabuti pa siguro kung sa bahay na lang tayo kumain at hindi rito. Akmang hihilahin na niya ang braso ng lalaki nang humarang ulit sa kanyang dinaraanan ng pinsan. Sino ba yan? Bagong lalaki mo na naman? Alam ba ng lalaking yan na natikman ka na lahat ng mga kaibigan ko? Dahil doon, kaagad niya iginala ang paningin at doon niya nakita ang mga lalaking kaibigan ni Maribel na nakangisi sa kanya habang ang mga babae naman nandidiling nakatingin sa kanya. Correction, pati boyfriend mo natikman ko. Sa susunod, kumplituhin mo yung impormasyong sinasabi mo. Akmang susugurin siya ng kanyang pinsan pero biglang humarang si Jaden sa kanyang harapan. Ang mabuti pa, umalis na kayo bago ko pa kayo maisipang ipakaladkad sa mga gwardya. Kung ako sa'yo, bantayan mo yung babae mo. Dahil baka hindi mo namamalayan, nasa ibang lalaki na yan. Sambit naman ni Maribel. Sinigundahan pa ito ng kasintahan ni Maribel. Hindi ba dapat ikaw ang bantayan ng girlfriend mo? Dahil nakuha mo pa rin mang babae kahit na may kasintahan ka na? Kaya ba hinanap po kay Queen ang mga bagay na hindi mo makita si girlfriend mo? Sa bagay, sa ugali pa nga lang talo na yung kasama mo eh. Ugaling basura ba naman? Mukhang basura na nga, ugaling basura pa. Huling sambit ni Jaden bago siya nito hilahin palabas. Habang naglalakad, tahimik lang sila. Kaya hindi maiwasang mabahalan ni Queen. Iiwan na ba siya ni Jaden? Kasi maraming lalaki nang nakahawak sa kanya. Nang makarating sila sa harap ng kotse ni Jaden, akala niya papasok na sila. Pero ganoon na lamang ang kanyang gulat nang bigla siyang yakapin ng lalaki. Sinubsob nito ang mukha sa kanyang leeg at mas lalo pa nitong hinigpitan ang kanyang yakap. Don't listen to them, okay? May dahilan ka kaya nagawa mo ang bagay na yon, kaya huwag mo na isipin yon. Dahil sa sinabi ni Jaden, napangiti ng malawak si Queen. Akala niya talaga magagalit ito, pero mukhang nagkamali siya. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Ako magluluto ngayon. Masiglang sambit niya, kaya kaagad namang napatingin sa kanyang lalaki. Kaagad naman silang pumasok sa sasakyan at pinaandar ito kaagad. Sa buong biyahe, nagkukwentuhan at nagtatawanan sila. Ngayon lang naranasan ni Queen ang ganitong saya.
Yung tipong, wala ka nang iniisip kundi sarili mo na lang. Mukhang tama ang naging desisyon niya na pagsama dito. Dahil tuluyan niya lamang naramdaman ang saya nang makilala niya si Jaden. Siguraduhin mo masarap yung lulutuin mo, ha, Queen? Pagkarating nila sa penthouse, kaagad silang dumiretso sa kusina para magluto. Sa buong durasyon ng kanilang pagluluto, ginugulo lamang siya ni Jaden. Muntik na nga niyang mahampas ang lalaki nang may mahulog ito sa kusina. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, pinaupo niya na lamang ito at hindi niya ito hinayaan pang tulungan siyang muli. Hindi rin nagtagal, natapos na siya sa kanyang pagluluto, kaya kaagad niyang inilapag ang pagkain sa pagkainan. Tila isang bata naman kung titignan si Jaden habang nakaupo doon. Nang mailapag niya ang pagkain, kaagad itong tinikman ng lalaki. Ang asim! Malamang! Sinigang kaya ang niluto ko, kaya asahan mong maasim talaga yan. Kanina pa nang gigigil si Queen sa lalaki. Kanina pa siya nito pinagtitripan. At kapag hindi siya nakapagpigil, baka masabunutan niya ito. Alam mo, Queen, ngayon ko lang na-realize na may pagkakapareho kayo ng sinigang. Sambit nito habang nakatingin sa kanya. Ano naman yun? Parehas kami masarap, ganon. Hindi. Parehas kasi kayo maasip. Aray naman! Hindi na napigilan pa ni Queen ang kanyang sarili at pinaghahampas niya na ito. Pagkatapos hampasin, sinabunutan niya pa. Tila hindi man lang nasasaktan ito dahil patuloy lang ito sa pagtawa. Ito naman, kumakahampas parang wala ng bukas. Binibiro ko lang naman. Sambit ng lalaki bago nito pinagpatuloy ang kanyang pagkain. Pwes, hindi ako natutuwa sa biro mo, Jaden, ha? Kapag ako talaga naasar, suntok ang ibibigay ko sa'yo sa susunod. Sorry na. Hindi ko na uulitin sa susunod. Ang mabuti pa kumain ka na dito para matanggal yung init ng ulo mo. Kaagad naman siyang inalalayan ng lalaki para maupo sa kanyang tabi. Pinaghain pa siya nito, kaya kumain na rin siya. Habang kumakain, nagkwentuhan sila. Tila mas lalo nilang kinikilala ang isa't isa. Lumipas ang ilang araw, ganun pa rin ang kanilang ginagawa hanggang sa umuwi si Jaden na may malaking ngiti sa labi. May good news ako para sa iyo, Queen. Saad ni Jaden pagkapasok pa lang nito. Abala si Queen ngayon sa panonood at ito ang naging libangan niya sa mga nagdaang araw. Mukhang maganda yung news na yan, ah. Kasi tignan mo ang lawak ng ngiti mo. Kaagad naman siyang nilapitan ng lalaki bago siya yakapin patagilid. Nabalitaan ko matagal na pala nakasangla ang bahay ng tiyahin mo. Sinisingil na sila ng bangko ngayon. Ang tiyahin mo naman naisipang mangutang ng pera sa kaibigan ko. Ang kaibigan ko kasi may-ari ng kasino kung saan nagsusugal ang tiyahin mo. Naiisip pa ba naiisip ko? Nakangising tanong niya sa lalaki. Hindi. Dahil doon, biglang napasimangot si Queen kaya natawa si Jaden. Just kidding. Gusto mo bang ako na magpautang sa kanila? Yes, please. Kung pwede rin, gawin mo silang katulong dito sa penthouse mo. Dahil nakakalungkot naman kung wala akong kasama dito. Dahil doon, sabay silang napangisi ni Jaden. Tila alam din ng lalaki kung ano ang iniisip niya ngayon. Kinabukasan, maagang umalis si Jaden para puntahan ang kanyang kaibigan. Nang makarating siya sa opisina nito, bumungad sa kanyang kaibigang nagkakape. Ang aga mo namang bumisita dito, Jaden. Saad ng kaibigan niya, kaya agad siyang umupo sa sofa na nasa harap nito. Huwag mong pahiramin ang pera sa Teresita. Tukoy niya sa tiyahe ni Queen. Ano na naman bang pinaplano mo, Jaden? Just trust me. Ginagawa ko lahat ng to para kay Queen. Alam mo, mas whip ka pa sa whipped cream. Mula noong nagkasama sila ni Queen sa kanyang penthouse, naikwento niya na ang babae sa kanyang mga kaibigan. Hindi nga rin nila alam na si Queen at si Mariposa ay isa. Hindi pa kasi nila nakikita si Queen. Kaagad niyang sinabi ang kanyang plano. At nang matapos na ang kanyang pakay, pinanood niya ang transaksyon ni Teresita at ng kanyang kaibigan.
Nang magkaabutan ng pera, kaagad na rin siyang umalis doon para pumunta sa kanyang opisina at umpisahan ang kanyang trabaho. Samantala, nagising si Queen nang marinig niya ang ingay sa labas. Tinignan niya ang orasan at nang makita niyang 6:00 na ng gabi, kaagad siyang tumayo para mapaglutuan ng pagkain si Jaden. Dahil paniguradong maya-maya nandito na yon. Dahan-dahang bumaba na hagdan si Queen. Pero hindi yun natuloy nang marinig niyang nag-uusap ang mga tao sa baba. Nang silipin niya kung sino ang mga yon, ganun na lang ang tuwang naramdaman niya. Napakalaki naman itong bahay. Sa pagkakaalam ko, lalaki ang nagmamay-ari nito at bata pa yon. Kailangan mo makuha ang lalaking yon para hindi na natin kailangan pambayaran ang utang natin sa kanya. Ikaw ang magpapayaman sa atin, Maribel. Hindi ka gaya ni Queen na nakahawak lang ng konting pera kaagad na lumayas. Dahil doon, napataas ang kilay niya at nagpas siyang bumaba ng hagdan. Oh, nandiyan na pala mga katulong. Sambit niya kaya sabay na napatingin ang dalawa sa kanya. Ganun na lang ang panlalaki ng mata ng dalawa nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ng kanyang tiyahin. Boyfriend ko lang naman na nagpahiram sa inyo ng pera para lang matubos niyo ang sira-sira niyong bahay. Akmang magsasalita ang kanyang tiyahin nang biglang dumating si Jaden. Oh, nandito na pala sila. Hello, I am Jaden Cuevas at si Queen ang magiging amo niyo. Teresita, ikaw magiging katulong dito habang si Maribel naman ang magiging personal assistant ni Queen. Dahil doon, nginisihan niya ang dalawa bago siya lumapit kay Jaden para kunin ang gamit na hawak nito. Pwede ba ipagluto niyo kami na makakain ngayon? Paniguradong gutom na kasi si Jaden. Nang aasar na sambit ni Queen. Akmang susugurin siya ng kanyang pinsan, pero kaagad itong pinigilan ng kanyang tiyahin. Hindi na lamang sumagot ang dalawa at agad itong pumunta ng kusina. Akmang susunod siya sa dalawa para asarin ito nang maramdaman niya ang isang pares ng braso na yumakap sa kanyang bewang. Hindi ko alam na boyfriend mo na pala ako. Dahil doon, nagulat siya. Mukhang kanina pa nasa pinto si Jaden at mukhang narinig dito ang sinabi niya. Sa tingin niya, pulang-pula ngayon ang kanyang muka. Lalo na't pilit siyang pinapaharap ng lalaki dito. Marahan siyang yumuko. Huwag mo na nga pansinin yun. Sa tingin ko gutom lang yan kaya kung ano na yung naririnig mo. Pilit yung tinatanggal ang pagkakayakap sa kanya ng lalaki pero sadyang makulit talaga ito kaya hinayaan niya na lang. Kinikilig ako. Sambit ni Jaden dahilan upang matawa siya. Kahit kailan talaga napakakulit nito. Nang ilang minuto ang lumipas, sapilitan niya ng tinanggal ang pagkakayakap sa kanya ni Jaden bago pumunta ng kusina. Pagkarating nila sa kusina, may pagkain na bumungad sa kanila sa lamesa. Kaya umupo na sila doon. Akmang uupo rin ang mag-ina nang pigilan sila ni Queen. Excuse me, ba't kayo uupo dyan? Kasi kakain na? Masungit na sambit ni Maribel. Sino may sabing dito kayo kakain? Bakit di kayo bumili ng sarili niyong pagkain? Total may pera naman kayo. Aba, sumusobra ka na talagang bata ka? Kahit kailan talaga bastos ka sumagot? Nakahanap ka lang ng mayamang lalaki pero kumakaista ka parang hindi ka isang maruming babae. Napairap na nang sa hangin si Queen. Kailan ba magsasawa ang tiyahin niya na sabihin ng mga katagang yon? Oo na, alam niya nang marumi siyang babae. Kaya hindi nito kailangan ipamukha sa kanya. Kung hindi niyo susundin ang sinabi ni Queen, kukunin ko pabalik ang pera binigay ko sa inyo. Akala niyo ba, hindi ko alam na hindi niyo talaga tinubos ang bahay niyo? Kaya hanggat nakakapagtimpi pa kami, umalis na kayo sa harapan namin. Padabog na umalis ng dalawa. Pagkaalis nila, tila walang nangyari at pinagpatuloy lang ni Queen ang pagkain. Are you okay? Oo naman. Mukha ba akong hindi okay sa'yo? Nag-aalala lang ako. Don't worry. Sanay na ako sa sinasabi ng tiyahin ko. May mas malala pa nga dun eh. Pero hindi na ako naapektuhan. Kasi alam ko nandyan ka para ipagtanggol ako. Ang kaninang seryosong mukha ni Jaden biglang namula. Kinikilig ka, no?
Huwag ka mag-alala, ako lang to. Pagkatapos nun, hindi niya na inasar pa ang lalaki. Kinabukasan, napagpasyahan ni Queen na gumala. Pagkababa niya, bumungad sa kanya si Jaden na walang damit pang itaas habang nagkakape. Kaagad siyang umiwas ng tingin nang mahuli siya ni Jaden na nakatingin dito. Akmang lalapitan niya sana ang lalaki nang biglang lumitaw ang kanyang pinsan at kaagad lumapit kay Jaden. Kung makaasta ito, akala mo walang kasintahan. Dahil doon, kaagad siyang lumapit kay Jaden at kaagad niyang niyakap patagilid ang lalaki. Ramdam niyang natigilan ng lalaki pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin dahil na kay Maribel lang ang mata niya ngayon at nag-e-enjoy siyang gawin to ngayon. Good morning, Bello. Masiglang sambit niya bago halikan ng pisngi nito. Good morning, Queen. Nauutal nitong sambit habang namumula ang batok at tenga. Gusto ko sana mamasyal ngayon sa mall. Magpapaalam lang ako at saka magpapasama naman ako kay Maribel. Ako na lang kaya isama mo. Huwag na, alam ko marami kang ginagawa eh. Ayoko maabala ka. Gusto ko lang talagang mamasyal. If that's the case, then bring this credit card with you. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Kinuha ni Jaden ang credit card sa pitaka niya at kaagad itong inabot sa kanya na masayang tinanggap niya naman. Nakita niya kung paano sundan ang tingin ni Maribel ang credit card na hawak nito. Thank you so much, Bello. Akmang, hahalikan niya ulit sa pisngi ang lalaki. Kaso bigla itong lumingon kaya tumama ang kanyang labi sa labi ni Jaden. Tumagal niya na ilang segundo at nang makabalik sa ulirat si Queen, kaagad siyang lumayo sa lalaki bago umakyat ng kanyang kwarto. Magbihis ka, Maribel! Alis tayo ngayon! Huling sigaw niya bago pumasok sa loob. Nang makarating sila sa mall, kaagad siyang dumiretso sa isang store. Tulad ng sinabi ni Jaden, hindi niya raw kailangan pang tignan ang presyo, kaya agad niyang kinukuha ang damit na nagugustuhan niya. Binilhan niya rin si Jaden. Sa sobrang dami ng napili niya, hindi niya napansin na nadapa si Maribel habang hawak ang damit. Dahil doon, kaagad silang pinuntahan ng sales lady na kaagad niya naman pinigilan. Oh my God, stop! Huwag niya siyang tulungan. Kaya niya naman pulutin ang mga yan, sadyang tatanga-tanga lang siya kaya ganyan. Sinamaan siya ng tingin ng pinsan pero tinawanan niya lang ito. Tuwang-tuwa si Queen dahil nakakaganti na siya ngayon sa pinsan niyang si Maribel. Sisiguraduhin niyang papahirapan niya ng malala ang mga ito. Sisiguraduhin niyang sa kulungan ng diretsyo ng dalawa. Pagkatapos niyang alilain ang kanyang pinsan, umuwi na rin sila. Tahimik lang siya sa buong biyahe. Kung uuwi siya sa bahay, wala siyang gagawin kaya. Napagpasyahan niyang pumunta sa kumpanya ni Jaden. Kaagad niyang sinabi sa kanyang driver na pupunta sila sa kumpanya ng kanyang amo. Pagkarating nila doon, agad silang pumasok. Halos nakatingin sa kanyang lahat. Rinig niya ang bulungan pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Nang makarating siya sa harap ng opisina ni Jaden, akmang papasok siya nang biglang may pumigil sa kanya. Magandang araw, Ma'am Queen. Pasensya na po pero hindi pa po kayo pwedeng pumasok. May kausap pa po siya sa loob. Kinakabahang sambit ng sekretarya ni Jaden habang hindi makatingin sa kanya ng maayos. Kilala niya ang sekretarya dahil ito palagi ang kasama niya nung wala pa si Maribel. May tinatago ka sa akin, oh. Umalis ka na dyan, kakausapin ko pa boss mo. Hindi na siya napigilan ng sekretarya. Tuloy-tuloy siyang pumasok at bumungad sa kanya ang isang babaeng sobrang lapit kay Jaden. Kaagad na napatingin sa pinto si Jaden nang makitang bumukas yun at bumungad sa kanya si Queen habang nakataas ang kilay. Hindi ko alam na kapag may kausap ka ganyan dapat kalapit. Mahina ba yung boses ng kausap mo kaya kailangan mong lumapit? Masungit na tanong nito kaya napalunok siya nang wala sa oras. Kaagad niya namang tinulak papalayo sa kanya ang babaeng kausap nito bago lumapit kay Queen. Akmang hahalikan niya ito sa pisngi. Pero malakas na hampas sa braso lang ang natanggap niya. Is she your sister, Asher? Tanong ng kausap nito kanina kaya napapikit siya ng mariin. Asher?
Yes, Asher. His name is Asher Jaden, right? And I didn't know na may kapatid pala siya. Sa pagkakaalala ko kasi wala siyang kapatid. Akmang susugod si Queen kaya agad niyang pinigilan ang babae. Huwag mo akong pipigilan, Jaden. Bibigwasan ko yung babae mo. It's not what you think, okay? Nang makita niyang sumilip sa pinto ang kanyang sekretarya, agad niya itong sinenya sana ilabas muna ang babaeng kausap niya. Nang makalabas na ang mga ito, binitawan niya rin si Queen pero mukhang mali ang kanyang ginawa. Dahil sa kanya ngayon mismo ibinuntong ni Queen ang galit. Mukha ba akong kapatid mo, Jaden? Sabihin mo nga sa akin! Ganun na lang ang takot niya dito. She's one of our investors, okay? She's not my type also. Hindi ko rin naman kasalanan masyado akong gwapo. Dahil doon, isang malakas na batok ang kanyang natanggap mula sa babae. Yang kayabangan mo yung lugar mo ah. Minsan na nga lang kita puntahan dito sa opisina mo. Ganto pa yung makikita ko. Napangiti na lang si Jaden nang makita niyang nakanguso ang babae. Kaagad niya namang niyakap si Queen. Pilit pa itong nagpupumiglas, pero mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang pagkakayakap kaya wala na rin itong nagawa. Kapag talaga nakita ko pa ulit yung babae niya sa opisina mo, dudukutin ko na talaga yung mga mata mo. Hindi man lang niya kaya matakot kay Queen, dahil sa paningin niya mukha itong bata ngayon. Pagkatapos noon, kaagad din sila nag-ayos. Kinukulit lamang siya ng babae sa buong araw na gustong gusto niya naman. Kinagabihan, agad din silang umuwi. Pero natutulog na si Queen sa loob ng kanyang sasakyan. Mukhang pagod ito ngayon. Kung ano-ano ba naman ang ginawa ng babae sa kanyang opisina. Nang makarating sila sa bahay, agad niyang dinala ang babae sa kwarto. Kaagad niyang pinahiga sa kama bago siya nagpa siyang pumunta ng kusina para kumuha ng maiinom. Nang makabalik siya ng kwarto ng babae, hindi niya ito makita sa higaan niya ngayon. Iginala niya ang kanyang paningin. Nakita niyang bukas ang bintana sa balkonahe. Kaya pumunta siya doon. Doon niya nabungaran si Queen na naninigarilyo. Akala niya tumigil na ito sa paninigarilyo dahil hindi niya na nakikita ang mga sigarilyo ng babae pero mukhang nagkamali siya. May gumugulo na naman sa isip mo? Tanong niya. Napapagod na ako, Jaden. Napapagod na ako makita ang maayos pa rin ang buhay nila habang ang buhay ko sirang-sira na. Kahit anong gawin ko, hindi na ako makakabalik pa sa dating ako eh. Hinayaan niya lang magsalita ang babae. Paniguradong matagal na rin yung kinikimkim ng babae sa kanya. Pwede bang tapusin na natin to kaagad, Jaden? Mamumuhay na lang ako ng payapa kapag wala na sila sa buhay ko. Pwede mo bang gawin yan para sa akin? Malungkot na tumango si Jaden bilang sagot. Bago niya hinila ang babae para ikulong sa kanyang bisig. Tapusin natin lahat. Sa buong gabing yon, hindi man lang sila nakatulog. Pinagplanuhan nila kung paano maipapakulong ang tiyahe ni Queen. Kung kinakailangan niyang gumamit ng maruming paraan, handa niyang gawin yon para lang mapanatag ang babae. Kinabukasan, biglang nawala sa kanyang tabi si Queen. Pero may iniwan naman itong sulat na naging dahilan ng kanyang paggiti. Maagang umalis ngayon si Queen habang kasama si Maribel. Masama man ang kanyang gagawin ngayon, pero gusto niyang iparanas sa babae ang takot na naranasan niya nung 18 taong gulang pa lamang siya. Mahigit 30 minutos din ang lumipas nang makarating sila sa bar na dati niyang pinagtatrabahuhan. Habang papasok, binati siya ng dati niyang katrabaho. Anong gagawin natin dito, Queen? Anong gagawin natin dito? Hindi mo ba alam? Dito ka magtatrabaho. Ang pangit kasi ng serbisyo mo kaya napagpasyahan ko, dito ka nalang magtrabaho. Nakita niya kung paano dumaan ang takot sa mukha ng kanyang pinsan. Akmang tatakbo pa ito palabas, mabuti na lang naabot niya ang buhok nito. Bago pa kaladkad na hinila papuntang backstage. Sa pilitan niyang pinaupuro ng babae. Umiiyak na ito ngayon pero wala siyang awang nararamdaman. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Akala mo ba nakalimutan ko na yung katarantaduhang ginawa mo sa akin? Tanong niya at mabilis sinablot ang baba ng pinsan
para iharap sa kanya. Naalala mo nung first year college tayo? Pinasok ako bilang prostitute ng nanay mo. Naalala mo rin ba? Nung sapilitan akong ginalaw ng boyfriend mo? Nandun ka? Pinanood mo pa kami. Humingi ako ng tulong sa'yo. Pero sabi mo normal lang yun. Sa katulad kong bayarang babae. Habang inaalala ang pangyayaring yon, muling bumabalik ang sakit na naramdaman niya noon. Akala ko, hanggang doon lang ang kaya mong gawin. Pero mukhang nagkamali ako. Pinagkalat mo sa buong university natin ang litrato namin ng boyfriend mo habang ginagalaw niya ako. Pinagkalat mo rin na buntis ako. I was expelled from that school. Kilala na ako ng lahat ng tao bilang isang pokpok. Kaya bakit hindi ko panindigan? Yun naman ang gusto niyo mula umpisa, di ba? Pagkatapos niyang magsalita, pabato niyang binitiwan ang baba nito dahilan upang mapasubsob ito sa simento. Parang awa mo na, Queen, huwag mong gawin to. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo pero sana huwag na maumabot sa ganito. Pagmamakaawa ng kanyang pinsan. Habang pinapanood si Maribel, bigla niyang nakita ang batang siya na nagmamakaawa sa kanyang tiyahin na huwag siyang ipasok sa bar. Ang nanay mo ba? Naawa sa akin nung pinasok niya ako sa trabahong to? Hindi, di ba? Kaya dapat hindi rin ako maawa sa'yo. Makinig ka sa akin. Gagawin mo lahat ng iuutos ko sa'yo kung ayaw mong ipakulong ko ang nanay mo. Alam ko lahat ng sikreto niya kaya huwag kang magkakamali. Sambit niya bago iwanan ng pinsan. Lumipas ang ilang minuto kaagad ding lumabas sa entablado ang kanyang pinsan. Namumula ang mata nito at ilong. Nakasuot ito ngayon ng malaswang kasuotan. Akmang aalis sana ang kanyang pinsan nang makita siya nito kaya bumalik ito sa gitna at inumpisahan na ang pagsayaw. Habang sumasayaw, napuno ng sigawan ang buong lugar. Hindi maipagkakaila, maganda naman si Maribel. Kaya paniguradong marami rin na magkakandarapa dito. Nang masiyahan siya sa kanya nakita, kaagad din siyang umalis at hinabili na sa dating katrabaho ang kanyang pinsan. Nang makalabas siya sa bar, malalim na ang gabi. Dali-dali niyang pinaharurot ang sasakyan. Ilang minuto rin na nakalipas bago siya makarating sa penthouse. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Jaden na nakaupo sa sofa habang naghihintay sa kanya. Kaagad siya tumakbo patungo sa lalaki. At nang makalapit, niyakap niya ito ng mahigpit at dun siya umiyak ng umiyak. Ang pinsan ko, Jaden. Nagawa ko na ang dapat kong gawin sa kanya. Isa na lang ang problema natin. Masayang sambit niya bago umupo ng maayos. Kinaya mong gawin yon. Kahit na alam ko maaari mong maalala ang mga past traumas mo. Isa na lang. Tama ka, Queen. Isa na lang. Nang gabing yon, niluto ni Jaden na isa sa paborito niyang pagkain. Masaya silang kumakain habang nagkukwentuhan nang makarinig sila ng malakas na kalabog sa labas ng penthouse. Nang tignan nila kung sino yon, doon bumungad sa kanila ang kanyang tiyahin na humahagulhol. Tarantado ka, Queen! Anong ginawa mo sa anak ko nung klaseng pamangkin ka? Alam mo, delikado ang bar na yun, pero pinapasok mo pa rin siya doon? Akmang susugurin siya ng kanyang tiyahin, kaya agad humarang si Jaden. Kaya ang lalaki ang nakatanggap ng hampas at sampal ng matandang babae. Alam mo palang delikado eh. Alam mo naman pala. Pero bakit mo ako doon dinala dati? Kamusta sa pakiramdam na bumabalik sa iyo ngayon ang kagaguhang ginawa mo sa akin noon? Gusto niyang sampalin ang matandang babae. Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kulang pa yan. Kulang na kulang pa yan. Dahil sisiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan. Hindi lang ako ang siniraan ng buhay. Alam ko marami kami. Magtago ka na, Teresita. Dahil baka bukas, may mga pulis na pala sa labas ng bahay mo para arestuhin ka. Naiwang tulala doon ang kanyang tiyahin kaya hinila niya papasok si Jaden. Tahimik lang silang nakatingin sa isang gilid habang nag-iisip. I'm sorry, Jaden. Dahil sa akin nadamay ko sa haguluhan na ako ang may gawa. It's okay, Queen. Mula nung nagustuhan kita, ipinangako ko sa sarili ko na dadamayan kita kahit anong mangyari. Sinamahan kita sa pag-umpisa
ipinapangako kong sasamahan pa rin kita hanggang matapos ang labang to. Talagang gusto mo ako? Gustong gusto mo ako? Alam mo naman yung past ko eh. Alam mo naman na mas deserve mo ng isang babaeng malinis. Hindi ako. Hindi ako malinis, Jaden. Ang dami ng lalaking dumaan sa buhay ko eh. It wasn't your choice. Tama ka. Pero kahit anong gawin ko, kahit anong isipin ko, hindi maalis sa isip ko na ang dumi-dumi ko. Hindi ako bagay sa'yo eh. Kapag iniisip ko, hiyang-hiya ako, nadidiri ako. Kaya ano nakita mo sa akin? Queen, did I ever touch you? When I had the chance. Nagawin sa'yo ang bagay na ginawa ng mga lalaking dumaan sa buhay mo. Did I ever do that? Marahang umiling si Queen. Because I have so much respect for you. I respect you so much, Queen. Alam ko hindi mababago ka agad yung pagtingin mo sa sarili mo. But listen to me. Listen to me. Mahal kita. And I don't care about your past. Alam mo kung ano importante? Yung future ko kasama ka. Yes. Iisipin mong kabawasan para sa pagkababae mo yung nangyari sa'yo. But it wasn't your choice. You just have to deal with it para mabuhay ka. And you did what you have to do. But now, nandito ka na sa akin. Queen, it's time for you to start over. I love you so much. Bumagsak ang luha sa pisngi ni Queen. Mahal din kita, Jaden. At nang gabing yon, payapa silang natulog dahil alam niyang bukas matatapos na rin ang lahat. Makakaya na nilang mamuhay ng masaya at walang takot na nadarama. Kinabukasan maaga silang nagising. Gusto niyang sumama sa mga pulis dahil gusto niya makita kung paano hulihin ang kanyang tiyahin. Nang makarating sila sa bahay, nasaktuhan nilang tatakas ito. Dahil doon, kagad na sinugod ng pulis sa matandang babae bago pusasan. You have the right to remain silent. Anything you say, can and will be used against you in a court of law. You have the right to talk to your lawyer for advice before we ask you questions. At kung hindi mo kayang mag-hire ng abogado, one will be appointed for you before any questioning if you wish. Sambit ng pulis, nang masiguro niyang maaari ng lapitan ng matanda, dahan-dahan siyang pumunta doon. Kamusta ang pakaramdam, Teresita? Masaya ka ba? Dahil nasuot mo na yung dream bracelet mo? Siguraduhin mo mag-enjoy ka sa kulungan, ha? Dahil yun talaga ang totoo mong tahanan. Mapulo ka sa kulungan. Huling sambit niya, bago tumakbo papunta sa direksyon ni Jaden. Are you happy? Tanong ni Jaden sa kanya. Sobra. Naluluhang sagot niya. Masayang masaya ako ngayon. Tumangutango si Jaden at hinalikan siya sa noo. And I'm happy that you are happy. Kapag sigurado na tayo sa isa't isa, Jaden, pakasal na tayo? Ramdam niyang natigilan ang lalaki sa kanyang tabi. Oh, bakit ito lalaka dyan? Alam ko namang itatanong mo rin yan kaya inunahan na kita. Pakasal na tayo sa susunod. Suhestyon niya bago ipakita ang kanyang pinky ring para mangako. Ipinapangako ko sa'yo, magpapakasal tayo. 2 taon ang nakalipas, patuloy ang pamumuhay nila ng masaya. Ngayong araw,
isa sa mga pinaka-importanteng araw sa kanyang buhay. Abala siya sa kanyang sinusulat ngayon, pero imbis na puot, ay kasiyahan ang kanyang nararamdaman. I was just staring at my phone when I remembered the pain that got into my bones. I cried and seeked for comfort. I would wait for them in some sort. My heart was shattered into pieces while I was crying in breeze. I would still be left broken with those words unspoken. Meanwhile, I'm just gonna pretend I am the one who'll comprehend. I'm gonna fight the bitter end. Pagkatapos niya isulat ang tulang yun, pinakatitigan niya muna ito bago abutin ang lighter na malapit sa kanya. Masaya siya habang sinusunog niya ang papel na yun dahil sinyalis yun na nakawala na siya sa kadilimang nagkulong sa kanya sa mahabang panahon. Pagkatapos niyang masunog ang papel na yon, biglang pumasok ang sekretarya ni Jaden. Miss Queen, handa na po kayo? Handa-handa na. Nang makatayo si Queen, agad niyang inayos ang gown na suot, bago dahan-dahang maglakad palabas. Habang nakasakay sa kanyang wedding car, hindi niya maiwasang isipin ang unang pagkikita nila ni Jaden. Hindi niya inaasahang ang lalaking makikilala niya sa isang coffee shop ay siyang mapapangasawa niya ngayon. Hindi man naging maganda ang buhay niya, nakakuha pa rin siya ng isang taong tatanggap sa kanya ng buong buo. At ang pagmamahal ni Jaden ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para mabuhay ng maayos at payapa. Hindi rin nagtagal nakarating na sa simbahan si Queen. Doon bumungad sa kanya ang isang napakagandang simbahan habang nasa dulo nito ang lalaking pinakamamahal niya. Mag-isa lang siyang naglalakad ngayon papuntang altar. Pero ayos lang yun. Papakasalan niya na ang lalaking walang ibang ginawa kundi mahalin siya at respetuhin siya ng lubusan. Ang lalaking walang ibang ginawa kundi pasayahin siya. Papakasalan niya ang lalaking nag-alis sa kanya ng sakit na matagal niyang tiniis. At nang makarating siya sa harap ng altar, kaagad niyang nakitang lumuluha si Jaden. Kaya gamit ang kanyang palad, pinunasan niya ang luha ng lalaki. Why are you crying? Dahil hindi ako makapaniwalang papakasalan na kita. Sobrang saya ko, Queen. Dati hirap akong pumasok sa buhay mo, pero tiga mo naman ngayon, ikakasal na tayo. Stop crying, okay? Kasal natin ngayon, dapat masaya lang tayo dito. Sa buong durasyon ng kanilang kasal, nakatingin lang siya kay Jaden. Hindi niya ata kayang alisin sa kanyang paningin ng lalaki. Sobrang gwapo nito. At nagpalitan na sila ng I do. At ng matatamis na pangako sa harap ng altar, sa harap ng Panginoon. Pagkatapos, pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik. Tama na yan! Sa honeymoon nyo na ituloy yan! Naputo lang halikan nilang dalawa nang sumigaw ang isa sa mga kaibigan ni Jaden. Kaagad namang sinamaan ito ng tingin ng lalaki. Ang mabuti pa, huwag mo munang painitin ang ulo mo ngayon. Kasal natin ngayon, kaya pabayaan mo muna yung mga kaibigan mo. Habang papunta sa reception, nakayakap lang sa kanyang lalaki. Paulit-ulit itong sinasabi kung gano'y ito kasaya. At nang makarating sila sa reception, napuno ng tawanan ng lugar. Hindi niya na mabilang kung ilang beses siyang tumawa sa araw na yon. Habang nanonood, naramdaman niyang hinawakan ni Jaden ang kanyang kamay. Kaya agad siyang napalingon sa lalaki. Are you happy? Tanong nito. Super. Sobrang saya ko. Dahil ikinasal na ako sa'yo. Mahal na mahal kita, Jaden. Salamat sa lahat. Mahal na mahal din kita, Queen. Hindi niya inaasahan na makakaya niya pa palang mamuhay ng ganito kasaya.
kung hindi dahil siguro kay Jaden. Hindi niya mararamdaman ang kasiyahang ito ngayon. At ipinapangako niya sa lalaki na mamahalin niya ito hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Melanie Ribamba, Marilu Borja, Remedios Paul, Raylan Pudadera, Crisanta de la Cruz, Aleph Pahe, Sandra Miranda, Lucila Angaangan, Aileen Kindo, Margie Olanday, Riza Taruk, Agustina Aniceto, Marivic Paug, Elima Nalili, at Mean Aliparo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa aming channel. Pagpalain kayo ni Lord. Thank you very much again. Bye!